Hello mga kabayan. So for today's video po ay tatalakayin natin kung paano mag-activate sa Upshare na account, no? So naka-register na ba lahat sa Upshare sa inyong mga malapit na accredited machine? Ayan o, sa mga nagtatanong kung bakit hindi sila makasign up sa Tawakal na app, ay kailangan nyo pong munang mag-register sa Upshare sa inyong mga malapit na accredited machine. Yun po yung unang step na inyong gawin bago po kayo mag-register or mag-sign in sa Tawakal na app. Okay? So sana po ay lahat na ay naka-register sa Upshare. At tapos po nyan, ay pwede na kayong mag-register sa Tawakal na app. Ayan, malinaw po sa lahat, no? Dapat pong mag-register muna sa Upshare bago po yung Tawakal na app. Kailangan nyo po munang pumunta ng mga accredited machine. Like mga malls, mayroon po silang machine dyan. Or mga offices, like Mobili, Anesthesi. Pwede na kayong pumunta dun at mag-inquire, no, sa ating Upshare registration. At pagkatapos dyan po ay kung nakapag-register na kayo, ay pwede na kayong mag-sign in or sign up sa Tawakal na app. No? Ayan, so ngayon ay pag-usapan natin kung paano mag-activate sa Upshare na account, no? So, kung kayo ay tapos ng mag-register sa inyong mga malapit na accredited machine, ay ngayon po ay mag-download po tayo ng apps sa ating Play Store or sa ating App Store na Upshare, no? At download po natin at tayo po ay mag-sign in. So bago natin simulan, bakit nga ba mahalaga ang Upshare dito sa bansang Saudi Arabia? So sa inyo pong kaalaman ay pwede po tayong magpa-appointment ng passport or mag-renew ng passport through Upshare. Or sa mga drivers dyan, pwede kayong mag-renew ng inyong driver's license. Or pwede tayong mag-report ng mga crimes kung meron ba dyan sa ating mga lugar, may mga krimen. At iba pa, no? Ayan, simulan natin. So first step po ay mag-download muna tayo ng Upshare apps. Punta tayo sa Play Store. Sa lahat ng mga gamit ay Android phone, search na natin yung Upshare ito, Upshare Individuals. Ayan, at kung wala pa ay install natin. At kung meron na ay open natin. Open lang. So ayan, tapos na tayong mag-register sa accredited na machine. Dito naman tayo sa apps, no? Sa ating mobile, sa ating mga Android phone. Una-una po ay click natin itong login. Ayan. At forgot password po natin. Ayan. Lagay lang natin yung ID number natin or yung ICAMA number. Yung phone number, mobile number. Huwag lang lagay nyo natin yung 0. Valid derecho na lang. 05721 like that. Okay. At saka yung image code. Ayan. Click natin mix. And meron mo silang mandatory field yung question. No? May isa pong to receive the password, please select a question from the below list and answer it based on your official document. So, select natin yung passport number natin. So, yung answer. Lagay natin yung answer, no? Mix lang natin. Ayan, activation code. Ayan, huwag hintay pa ng code, no? Mga ilang seconds lang yan. 5315 yung code niya. At click natin yung OK. O, ayan. Reset password yan. Username, yung username na username natin ay Lawrence 29. At new password, ayan. Nagyan natin yung new password natin at ating confirm password. At i-click natin okay. Ayan, ayan na po. Confirm from submission, ayan. Tingnan niyo.
Ayan po, hintay lang po tayo ng ilang minuto, no? Ilang 30 minutes ata bago po tayo makapag-sign in. Ayan, kung ayan, na-try natin. Hintayin natin sa ating enter username, yung ating username kanina. Login. At ayan, hintayin tayo yung verification code. O, yan. Natin. O, yan. Ayan na po, no? Ayan na po, mga kabayan. So, ating picture yung ating ikama at yung ikama number natin. So, yan. Napakadali lang po, mga kabayan. So, nandito na po at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! Alright!